sambayanan ng Diyos, tayo ngayon ay nagkakatipon upang saksihan at maging bahagi ng natatanging yugto sa kasaysayan ng ating parokya. Sa pamamagitan ng mapanlikhang kamay ng Diyos at sa tulong ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria, ang simbahang naglalakbay sa lupa ay patuloy na yumayabong at namumunga. Sa araw na ito, ang parokya ng Nuestra Señora de la Asunción ay itatanghal bilang isang pangdiyosesis na dambana sa pagkilala dito bilang lunduyan ng pananampalataya, debosyon, pag-asa at pangarap ng sambayanang Bulakenyo. Gayon din, sa kabutihan ng ating obispo, ipagkakaloob sa ating pinipintakasing imahen ng Nuestra Señora de la Asunción ang koronasyon episkopal bilang pagpapahayag ng pagpaparangal sa Ina ng Bulacan at pagkilala sa pag-ibig at pagmamahal ng mga deboto sa mahal na Ina. Ang pagdiriwang na ito ay bunga ng biyayang makalangit at uhay ng ating mga pagkilos sa lupa. Decretum, after considering the petition of the parish priest, Reverend Father Manuel M. Manicad, and the parish community of the Nuestra Señora de la Asunción Parish, Bulacan, Bulacan, and having been convinced of the merits of the said petition, we hereby decree that Nuestra Señora de la Asunción Parish, Bulacan, Bulacan, be conferred the title Diocesan Shrine of the Nuestra Señora de la Asunción. Ang karangalang ito ay nagsasaad ng malaking misyon bilang sa mga pari na mamamahala sa parokya o sa dambana, kundi sa mga tao na nanirahan sa sambayanan, sapagkat ang dambana ay hindi lang ang simbahan mismo ang gusali, kundi ang Kristiyanong sambayanan. Ano po ba ang shrine? Ito po yung lugar kung saan ang mga tao ay pumupunta, dumadalaw, sapagkat sa lugar na ito, sa poop na ito, ay kanilang madarama at maranasan ang presensya ng Diyos. Sapagkat sa mga lugar na ito ay mas bukod ang naranasan nating presensya, tulong at biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng patron o patrona na pinagpipitagan natin doon sa ating pandiyosesanong dambana ng Birhen de la Asunción. Ating itataguyod ang tatlong bagay. Una po, pagkakaisa. Pagkakaisa ng mga tao. Pangalawa po, andyan ang ating pagkakaisa at andyan din ang ating kaayusan. Kaayusan hindi lang sa ating personal na ayos, kundi sa ating mga bakuran, sa ating mga kalsada, sa ating mga sidewalk. At dito po ay kinakailangan ang whole nation approach, sinasabi po nila. Pangatlo po ay yung tinatawag nating kawanggawa at pagkalinga sa isa't isa. Kapag tayo nagkakaisa at tayo ay may kaayusan, walang maiiwan. Pangatlo, walang maiiwan sapagkat lahat ay tumutulong at nagkakalinga sa bawat isa. Nagpapasalamat tayo sa biyayang ito. Ngunit, alalahanin po natin na meron tayong gampanin. Ang magiging isang sambayanang Kristiyano na nagpapahayag ng mga mithiin ng ating mahal na Ina. Ang ating mahal na Ina ay sentro,
focus ng pagkakaisa, siya rin ay ehemplo ng kaayusan. She is a housewife. She keeps Nazareth, the house in Nazareth, orderly para sa kanyang anak at sa kanyang asawa, esposo si San Jose. At siya rin ay ehemplo ng kawang gawa. Pumunta siya sa kanyang pinsan na si Santa Isabel na nagdadalang tao at tumulong sa kanya sa tatlong buwan. Siya rin ay tumulong sa mga kinasal sa Kana nung na malaya niyang napansin niyang wala na silang alak. Tatlong mga mithiin ng ating mahal na Birhen, mahal na ina, na maari nating sundin upang maitaguyog at maiusad ang karangalan na iginawad sa simbahang ito sa araw na ito. Pagiging isang diyosesanong dambana at ang koronasyon episkopal ng imahin ng Birhen de la Asunción. Decreto, in recognition of the deep devotion to the image of the Nuestra Señora de la Asunción, and by virtue of the power granted upon me, I, Denis C. Villarrojo, D.D., Bishop of Malolos, by the grace of God and favor of the Apostolic See, after having reviewed the petition made by the parish of Nuestra Señora de la Asunción, Bulacan, Bulacan, through its parish priest, the Reverend Father Manuel M. Manicad, do hereby decree and promulgate the solemn episcopal coronation of the image of the Blessed Virgin Mary under the title Nuestra Señora de la Asunción.
natin ang Bayrehe ng Bulacan. Viva Asuncion!